umabot sa siyam na rebeldeng New People's Army ang sumuko sa Davao Oriental matapos nahuli at sumuko ang secretary ng Weekend Guerrilla Front 18, Southern Regional Committee 2, Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Sa kanilang pagsuko, kanilang napatunayan na totoo palang may malasakit sa kanila ang gobyerno. Narito ang report. Ang sunod-sunod na operasyon ng 66th Infantry Battalion sa mga bulubunduking bahagi ng Banay-Banay, Lupon, Maragusan, Pantukan at Mati City sa Davao Oriental ang naging dahilan upang lumit ang mundo ng mga natitirang sakop ng Weekend Guerrilla Front 18, Southern Regional Committee 2, Southern Mindanao Regional Committee ng New People's Army. Magtatago sila sa lugar na hindi sila in-expect, walang signal, magtatago lang talaga. Sacrifice nila yung pagkain. So, titiisin nila. So, yun ang nakita ko na pwede nating ma-maximize. So, walang problema ang tropa. All out lang na operation. Walang tigil. Nasaan sila? Habol lang ng habol. So, tuloy-tuloy yung habulan for a period of 1 month to the point na na-intercept namin yung kanila mga attempt to resupply yung kanila mga pagkain. So, na-intercept namin, nahuli namin. And sila takbo lang ng takbo. So, to the point na wala na silang choice kundi bumalik sa Davao Oriental. Kasi dito sa Davao Oriental, nandito talaga yung kanilang mga masa dati, yung kanilang mga contact. Dito sila nakakuha ng supply. Kaya nitong bago lang, nahuli at kalaunay sumuko ang secretary nila na si Josie Papasin alias Ka Domay. Nalagaan naman siya ng mga tropa, nalaman nga na medyo malaki na yung tiyan. At nagkaroon kagad ng first aid. Binaba siya. Nung nilalakad siya, nahirapan nga maglakad. So, binuhat niya ng mga tropa. Sinakay sa duyan na nilagyan ng pole. So, nakahiga siya doon na binuhat magdamag. Nalaman na nahuli siya ng mga bandang alas 3 ng hapon. So, first aid pa siya ng mga alas 5. So, buong magdamag, nakarating sila sa baba, sa kalapagan, mga bandang alas 4 na madaling araw. And binyahe siya papunta sa brigade. Oh, binuhat yan ng tropa, kaya pagod na pagod yung mga tropa. Grabing sakripisyon ng mga tropa sa kanya. Kasi nga, nalaman na buntis. So, dinala siya sa brigade. Doon sa brigade, doon na siya, na pinagpatawag agad tayo ng mga doktor sa dito sa Provincial Medical Center. Chineck up siya. Then nalaman na buntis. The following day, ni-schedule din natin na mapa-ultrasound. So, pina-ultrasound namin. And nalaman nga niya na buntis siya, lalaki at kanyang anak. Ilang araw matapos sumuko si Ka Domay, sumunod naman sa kanya ang kanyang kinakasama na si Jason Eliseo alias Carex. At ang kanilang commanding officer na si Gilbert Colita alias Ka Johnny na labis-labis ang pagsisisi dahil sa napabayaan niya ang kanyang pamilya sa loob ng 5 taon. Dili po dali magsiadlo-adlo baktas. Lakaw ni nanay ko'y ginapaabot sa ilaha nga kanang problema sa akong pamilya. Mga ingon na, sir. Ano kahilapan mo kapag mas loob? Loob akong pamilya, sir. Kung dili pa ako nagsulod sa kalihokan, dili ko maiunahan akong pamilya. Dinala din ni Colita ang kanyang anak na si Ka Janjan, isang alias Atog, alias Potpot, alias David at mga milisyang bayan na sina Mike Pichon, Reynaldo Pichon at Orlando Goles. Na-recover sa mga ito ang mga armas at isang IED. Sa sunod-sunod na pagsuko ng mga teroristang ito, naniniwala ang 701st Infantry Brigade Philippine Army na bago magtapos ang taong 2021, malulusaw na ang nasabing prente.